Sa araw na to, magbubus kami papuntang Heidelberg. Pero, nasa lilim po kami. Ayokong pumunta doon sa may blue na yun. Mamaya na lang pag dating na ng bus, saka kami tatawid. Kasi ang init, grabe. Ayan, naandyan na ang bus. Sakay na tayo. Asawa ko magbayad dyan. Pero nito ngayon, narito na kami. Ayan, narito na tayo ngayon sa Heidelberg. Punta na tayo dun sa may ilog. Pakita ko sa inyo kung ano yung naandun. Ayan, yung puting nakikita yung mga building na yan, ang tawag sa lugar na yan ay Neuenheim. Kaya pinagawa ni Carl Tudor yung tuloy na yun para makakonect sa Heidelberg at sa dyan sa lugar na yan sa Neuenheim. And ngayon, nakikita niyo yung ano na yan, yung boat na yan. Pwede kang sumakay ng mga turista, magbabayad ka ng 16 euro or 16 to 19 euro yung nakita namin dun sa baba eh. So, kung sana may time pa makasakay, kaya lang walang time kami, kaya hindi muna. Punta na tayo doon sa kabila para makita natin yung 250 years old na bridge. Makita nyo guys yung mga building. Tingnan mo, gaganda ng mga building niya, no? And then, itong tulay na to ay pinagawa yan dahil nakapangsyam na yung tulay na yan. Kasi nung unang panahon, nasisira parati yung tulay na yan. Kaya sabi ni Carl Tudor na ipagawa na gawa na sa stone para hindi masira. Kaya pinangalan din sa kanya yung bridge na yan. Diba? Medyo malapit na tayo sa gate ng bridge. Ito palang bridge na to ay ginawa noong 18th century. Kaya pala ang tagal na, 250 na no. Pasok na tayo dito sa bridge. Naku siya. Ayan. Makikita nyo guys, maraming mga turista na nagpupunta talaga dito. And then, pakita ko sa inyo yung baba. Ayan po yung baba. Yan na siya, diba? Ang linis-linis nila. And then, guys, yung statwa na yan ay si Carl Tudor. Kaya sa kanya nga pinangalan itong bridge na to dahil siya ang nagpagawa dito. Punta naman tayo sa kamila. Ba, si Lola ko, ganda ng forma. Naka-shades pa sa side na to. Ganda pa ng pose. Yun, makikita nyo yung side na yon. Yan ay yung Heidelberg Castle. Makikita dito. Ganda ng view niya, di ba? Tingnan nyo. Sa tayo dito sa Old Bridge ng Heidelberg. Punta naman tayo dun sa Old City nila.
Makikita niyo doon yung mga building ng mga old, yan na po, dyan na po tayo. Tingnan yung mga old building nila. Talagang pinipreserve talaga nito, kaya po sinabi ng mga Amerikano dito na prettiest ang Heidelberg na town. At talagang ang German government, talagang pinireserve nila ito. Yan guys, yung tumbok na yan na building na kulay pula. Yung maraming tao dyan. Ang tawag dyan sa building na yan ay Hotel Sumritter St. George. It was built in 1592. Ang tawag nila dito sa place na to ay Marktplatz or Marketplace. At habang naghahanap kami ng tubig, ay dito kami napapunta. Itong church na pala na to ay 17th century na build. At ito ay Jesuit Church. Tara guys, pasukin natin kung anong meron dito sa loob nito. Nakabili na ako ng tubig, kaya balik na tayo dito sa Marktplatz. Yan po, yung nakikita nyo na yung building ngayon, yung nasa gitna, yan po yung kanilang Rathaus. Rathaus ang tawag nila, pero po, yan ay yung town hall nila. Yan po ang laki-laki ng town hall nila. And then, pag pumunta po kayo sa kabilang side na to, punta po tayo to. Pakita ko sa inyo. Yan po yung papunta dun sa Heidelberg Castle. Yan na po siya. Tingnan nyo po yung mga building dito. Ay, ang super old na talaga. Kasi talagang pinipreserve nila yung building nila. At ang mga turista dito, ay grabe, ang dami pumupunta. Tingnan nyo guys dito sa malayuan. Yan yung castle na makikita nyo sa tapat. So sa taas, yan po yung castle. Mamaya pupuntahan natin siya. Yan guys, makikita nyo dyan. Yan yung mga side street nila. Tingnan nyo yung side street nila. Ang gaganda diba ng mga view. Yan po siya. Ngayon, masakit na ang aking biti sa kalalakad dito ha. Ngayon po hinahanap namin yung tirahan ni Jose Rizal kasi narito na po tayo sa Heidelberg University campus. Hinahanap pa namin kung nasa, alam po nasa left side, nasa right side pa po pala yung noong tagal ko nang nakita yun Ngayon po, ay narito na tayo sa University Library ng Heidelberg. Ito po ay may 3.2 million plus na books na naka-istorda at mayroong 500,000 microfilms. Ito rin po ang best library ng Germany. Hanap po tayo. Baka dito sa taas. Ayan na! Narito na siya. Yan po yung tinirahan ni Jose Rizal nung narito siya sa Heidelberg.
Ngayon po naman, i-explore natin ang commercial area nila. Yan, pwede kayong mamili ng pasalubong dito. Pero magpapaalam muna po ako sa inyo kasi ipapakita ko sa inyo sa next video ko yung castle ng Heidelberg. So, bye-bye muna!